Thank you.
Responds to the issues and concerns that we have. BLGM is a superstar because everyone in the team really counts. Yan. Live the bat, Rigels. Good morning. Good morning, Central Visayas. And once again, welcome to our 34th episode sa ating online kapihan sa BLGF7. Tayo po ay live ngayon dito sa ating pinaka-home base station. Dito sa ating... Always sa Iscario Street, ito po yung ating I changed my camera kasi ito masagwa at hindi ng pagdayan niya. Ito po yung kakabubukas naman na ipag-report kasi hindi pa nasasaraan. Para tayo na news reporting tayo ngayon. By the way, speaking of news reports, we will tackle mga little of the tidbits doon sa mga news that matters of story before we go with our internet. So, para mag-settle down po tayo mga reviews, I know pinaka-reviews natin dyan sa skills, if not receive views or Lina, dyan sa sabuhan. Good morning, ma'am. So, we can have a first, muna po yung malaking news na yung mga 5 years old and above, government na allows kids age 5 and above outdoors in GCQ and in GCQ. Yeah, of course, with the observance for the protocol, so para kailangan tayo mo adult supervision. It is a good news kasi siguro na furthermore, dahil natin natin na medyo kasi pag nag-apply tayo, nag-apply tayo, medyo mahirap ang wala yung mga tiketing natin. So ayan, may mga pinagbabawal pa rin po. Hindi pa rin po sila po dito sa mode settings ng kasi yun. So again, emphasis on that. Yung health protocol at saka yung with adult supervision. Pangalawa ko ay ito, online bar examinations. Last year kasi walang examination, bar exam dyan dahil sa pandemic. Then sir, yung nagiging ang mga hindi nagagagan yung mga mga. So ngayon, in-approve na ng Supreme Court yung online bar examination. In fact, our University of Cebu campus is one of the venues considered. And in fact, approved na siguro kung saan magkakandak yung mga yung bar examinations online. Paano sa new concept, paano kaya ito online bar examinations?
And as I heard also, BPIC are now slowly conducting mga licensure examinations kasi parang naubos mga delikado pa, hindi walang possibility of our professionals, eh, kailangan pa nag-exam. Ito, pangatlong news of the week that matters. Ito, dahil sa US Department of Health, 7 on Saturday, posted chapter 3-1 on Saturday, July 10, 2021. Central Visayas now is experiencing a third wave of coronavirus infections. Hindi lang sa USC na kinakonsider ito. Ito, ngunit lahat po dito sa Central Visayas, region 7, so matas dito kasi yung sa Metro Selecta at sa Quezon City Health. So last, parang human interest. LPO driver's license with 10-year validity coronavirus. Yeah, magiging 10-year na po yung... Yes? Good? Okay lang? Audio turns. Audio mute. Okay, magiging 10-year na po yung validity ng license to run out this year. Ito. Remember the evolution process, yung po evolution dahil sa Madanas Doctrine? Doon sa Eastern Visayas, Indonesia, naghahanda na po ang Department of Agriculture for the evolution transfer function to the NGS. Ito medyo mag-ino. Isa pa lang yung Divibor, yung Department of Agriculture. Now, what is the evolution? Sila na yung magpapasweto sa mga tauhan, sa mga Department of Agriculture. So, yan pa lang po yung malinaw. Kasi nakahata pa rin yung mga PEP, mga PEPFIRE, or mga PGMP. Eh, wala pang malinaw kung Divibor yung function. Ito, parang na rin dahil sa Eastern Visayas, Divibor. They are now racing for the transfer functions today. Ito, medyo interesting na news. Magkakaroon daw ng standard, sabi ng DPI, sa pagluto ng ating paboritong adobo. So, ngayon, hindi na basta-basta makapagluto ka ng sarili mong specific adobo. Magkakaroon daw ng standard para ma-preserve yung Pinoy na adobo. That is, ladies and gentlemen, our news of the week that matters. Medyo, yan po yung mga balitang tumutulong na parang kailangan natin malaman for the past week. Ladies and gentlemen, for our 34th episode, we are very lucky you are joined here today by our, yung pasipunong, yung child sa ating tungtay kapiyan. Ang daming taong nakatutunan sa ating tungtay kapiyan, sabi na po sa isang forum doon sa TikTok. This is a very informative forum. So ito po yung responsible person dahil nabuo po itong online kapiyan ng DGF7 dahil po sa director na ito. Ladies and gentlemen, our regional director, Director Jesse Joy-Joy Doctorero. Paso ba rin? Good morning, Torns. Maing buntag BLGF, maing buntag mga katresorer o mga assessors dinhi sa Central Visayas o labi na itong mga viewers nato in the entire Philippines. Maing buntag sa atong tanan. Welcome to our 34th episode. So ang atong episode karon medyo muna gitawag nga 45 kay awang atong ko atong host kay nag-improve na yung setup sa iyang ano sa live streaming. So kung tanaw nimo wala nag si may, wala nay trabaho, mawala nang trabaho si Noli Di Castro ani. Okay? So naaron siya sa atong opisina nag to ang live broadcasting ni Attorney Tanika. Also, I am saying hi, hello, good morning to our reporter na nasa field ngayon, Torns, nasa Golden Prince Hotel, joining our treasurers and assessors doing their ESR refresher course with Ma'am June Ann Abelia. Sino pa ba yung nandyan? Hello, hello, kaway-kaway. I know nanonood kayo, naka-livestream kami doon sa hall. Good morning everyone. So, ang ano ko lang dito, gusto ko lang sabihin, gusto ko lang i-update yung mga treasurers natin, ang mga assessors natin regarding the submission of our ESRE, the status of submission of our ESRE reports. All right. So, I'm so happy to inform everyone that as of July 11, 2021, 9 p.m., meron na po tayong compliance na
98.48% for the QRRPA reports. Wow! Wala pang 10 days before the deadline, 98.48 na po yung compliance ng BLGF Central Visayas for QRRPA. Wow! And I would like to congratulate the province of Negros Oriental who made first to complete the 100%. Congratulations to Ma'am Engineer Yani Bayola, the provincial assessor, for making it sure that the QRRPA of our municipal assessors will be submitted 10 days before deadline. Also, congratulations to the province of Cebu for making it second to complete their QRRPA report. Congratulations to the provincial assessor, Ma'am Annette Vero, for doing the job very well. And of course, hindi pa huhuli yung province of Bohol for being the third place. Okay? Congratulations to, so we still have our two remaining LGUs who medyo nagkaroon lang ng problema. Okay? So for La Arena, for Siquijor, and of course, yung mga cities, yung isang city natin in Central Visayas. Okay, so after QRRPA, let me present to you our performance as of July 11, 2021 at 9 p.m. for ESRE. So as of July 11, our compliance is 69.12%. That is the regional compliance natin. Okay, so I am congratulating the province of Cebu for making it first to complete the ESRE report. Palakpakan naman dyan yung mga nasa Golden Prince Hotel. Palakpakan naman kayo. Congratulations to the provincial treasurer, Attorney Roy Salobre, for making it sure na submitted yung report ng mga treasurers natin 10 days before deadline. Congratulations. So, gusto ko lang i-remind yung hindi pa nakapag-comply, particularly yung mga sa cities natin. I'm also giving my congratulations for those who have already complied, like the Bayawan City, Canlaon City, Karkar City, Danau City, Ginhulungan City, Lapu-Lapu City, Nagan City, Cebu, Tanhay City, Toledo City. Congratulations for making it on your report 10th day before the deadline. All right. And I am looking forward to seeing the reports of our cities from Baay City, Bugo City, Cebu City, Dumaguete City, Mandaue City, Tagbilaran City, Talisay City. I understand the city treasurer of Mandaue is in quarantine. Okay? Because parang na-exposed for possible infection. So, but nevertheless, he assured us that the city will run with the assistant city treasurer, Ma'am Julie. Okay, and of course, for the provinces, I am giving hats off to the province of Bohol. Okay, for making it the report submitted on the 10th day. Congratulations, provincial treasurer, Sir Tax. Okay, and we're looking forward for Cebu, Negros Oriental, Siquijor for their submission. The earlier, the better. Okay, so that is all about our performance for our ESRE and the QRRP reports as of yesterday. So thank you, focal persons, for the patience and your virtue of making follow up our treasurers and the focal persons or the champions. So as of this day, our regional wizards, okay, proposes that we will be giving award for the fiscal year 2021 quarter 3. Okay, so for the provincial level, sabi ng mga
regional wizards natin that we will be giving as a award for the provinces. Okay, all provinces that will have a 100% submission on or before deadline, okay, or that will be October 10, 2021, they are the only one qualified for the ranking. Okay, so sabi ng mga wizards natin, yung first placer will have a Kapihan Mug, okay, as their prize. Okay, palakpakan for the first placer. And of course, yung second placer to fourth placer, okay, so may pa-surprise po si Attorney Tanika sa mga premyo, or si Miss Junan or si Mr. Julius Panoy. Okay, for the city level, okay, so the all cities that will submit the report on or before deadline, that is October 10, 2021, will only qualify for the ranking. So sino-sino yung makapag-submit earlier than October 10, 2021, okay? So again, yung first to fifth placer will receive a Kapihan Mug for the champions, okay? So ang sixth placer to 16th placer, tingnan natin kung ano yung premium na ibibigay ng mga regional wizards natin. So I think I will not hold you long because Attorney Tanieka has a lot of questions to coming from our viewers, okay? To be i-discuss niya ngayon, full pack yung ano yung discussion ni Attorney Tanika, and of course at the same time mag-o-opening po yung ano natin ngayon doon sa Golden Prince Hotel. Okay, so with that, thank you so much, and please any questions, please raise that sa chat box because Attorney Tanika will be listening or reading your questions. So thank you so much and good morning everyone. Thank you, Torres. That was the director Jesse Joy Doc Tolero. Sound check muna tayo kasi nagloko daw yung microphone natin kanina, Jules. Okay na, Jules? Okay. Okay. Mas maganda, Torres. Okay, thank you very much. Okay. We must have to thank the ASRA champions, yung pinaka term ng ating regional director sa ating mga focal persons. Salamat po sa inyo. Alam po namin this is a self-imposed deadline na July 10, but then you have gone out of your way just to do these things for the submission of our report. Sabi nga nating executive director, we cannot manage what we cannot measure. Thank you again, ladies and gentlemen. Welcome again sa ating 34th online copy, 34th episode sa ating BLG F7 Kapihan. Good morning po dyan sa mga remote area natin na andun po na ang ibang production team na andyan sa Golden Prince Hotel. Ang dami daw manood na sa atin ngayon dyan. They are conducting something and also this is a remote broadcast na rin natin dyan sa ating Prince Hotel. Ayan. Ayan. Balik tayo kasi kanina malalim daw yung boses ko. May good news, makakalabas na yung 5 years old above with adult supervision at saka bawal pa rin po sa mall. Okay. Ladies and gentlemen, bago tayo tutuloy, wala po akong co-host ngayon kasi lagarin na naman. So ako lang muna ang magpa-greetings. Of course, we will greet good morning yung very first viewer natin, Suki dyan sa San Juan, Siquijor. Si Ma'am Lucille Vios Orlina, good morning. Happy birthday daw sa kanilang provincial assessor, si Ma'am Juliet. Si Bagutsay. Happy birthday, Ma'am Juliet. Yung provincial assessor sa Siquijor province. Nandiyan na naman yung top fan natin, si Ma'am Eugenia Dayag sa Sibunga. Ma'am, you were raising a query. I forgot if I addressed that. Sana nanood ka sa last episode. Medyo na-address ko niya. I-address natin in some other episode kasi may naka-line up tayo ngayon. Naandyan din si Ma'am Lerio de los Reyes. Suki rin natin. Bantasan. Sina Christina Patalinghog, of course, of Baez yata. Tanhay. Okay. Naandyan din si Sir Santiago Soriano. Ayan. Good morning, Bumontrial, sa ating President. Si Perdo Castrudis, Sir Pete, good morning. Sir Santiago Soriano, good morning po sa inyo. Sina Jocelyn Pogoy, Clarence Gomba at saka si Marilla is watching. Si Ma'am Annette Vero, ating provincial assessor, nanonood din ngayon. Okay, ladies and gentlemen, we will now go to our first discussion of the episode. Kasi, yan. Torrance,
Yes, Ardi, go ahead, Ardi. Before you proceed, allow me to greet yung mga taga Masbate na full yeah. support. Yung mm-hmm. Assistant Provincial Treasurer, Mr. Ed Arsenas, is watching us. Okay? Good morning, sir. Ed. And of course, yung City Treasurer, si Mr. Mm-hmm. Joey Gallego, is also watching us. Mm-hmm. And the Provincial Assessor, Mr. Engineer Walter Abayon, is also watching us. Good morning, good morning. Thank you. Okay. Nakita pa lang kami last weekend. Thank you for joining, Kapihan. At saka belated happy birthday para sa RD, sa iyong butihing may bahay, RD. Happy belated happy birthday. You have celebrated, I guess, sa last week sa kanyang birthday po, RD. How was that, RD? Yes, I would like to greet a belated happy birthday to my one and only, my beloved one. Buti na, remind happy kita na i-greet yung i-greet mo yung wife mo. Baka hindi ka makauwi niya. Outside ako lang buka. So i-greet mo, RD. Actually, iniwan ko kahapon kasi travel time ko going back to Cebu sa during her birthday. Yeah, yeah. Anyway, we have celebrated it ahead of time. Kumusta yung second dose niyo, Ardi? Hindi pa in the future pa yung second dose? Actually, we're scheduled for our second dose towards this next week. That's next week. Yeah. So hopefully we can have our we can be declared fully vaccinated and can, so on that matter we will campaign na rin Ardi for the vaccination campaign ng ating government, yung risk bakuna, magpabakuna na tayo lahat. That's right. So because marami pong advantages na makukuha natin pag bakunado na po tayo, yung risk, wala nang restriction masyado sa yung travel. So kung mag-travel man, mababawasan na yung mga requirement protocols. Okay? So, thank you, Torres. Thank you. Thank you, RD. Jules, paki-flash sa ating online query sa inconsulta ngayon, production team, before we proceed with the next segment of our program. Jules? Okay. May query po kasi. Ito po yung ating i-discuss ngayon aside from the legal jurisprudence tungkol doon sa navigation ng ating appraisal and assessment operation. Ito po yung query, baka interested din kayo at saka baka may mga pa-comment kayo. Hi sir, i-mention ko muna kasi saan galing ito sa Baguio City kasi good morning kay ma'am galing sa Baguio. Ayan, nakalimutan ko yung pangalan. Pasensya na ma'am ha. Kay ma'am Angeline Corpus, hindi kasi siya nag-mention na ipatago. Okay. This is coming from Baguio City. Saan sa Baguio ka ma'am? Sa LGU mismo? Si ma'am Angeline Corpus. Okay. Tanong niya, hi sir, query po regarding local business tax, particularly on the situs of taxation. May binigay siya ng scenario. Si Company A daw ay may head office sa Makati. At saka, it has established a branch in the municipality, sa certain municipality. Baguio City siya, so hypothetical siguro ito. Okay, they applied for permit. To operate in a municipality, however, they insist that they shouldn't be subjected to local business tax because they don't issue receipt in the branch. Oh, hindi nag-issue ng receipt sa branch. Now, payments from customers are made through bayad centers. You know siguro what are bayad centers, di ba? Yung nasa mall, doon ka magbabayad, for example, sa mga billings mo sa network mo, sa connectivity, internet connectivity mo, at saka sa cellphones mo. Okay? And is remitted and is resided in the head office in Makati. Is the contention of company valid? Yun yung tanong niya. May head office sa Makati. Sabi niya, representations are made. According to her, ha, mayroon daw branch sa isang municipality pero hindi naman nag-i-issue ng receipt. Idinagdagan pa niya yung confusion. Kasi doon nagbabayad sa bayad centers at saka inire-remit doon sa head office sa Makati. So what do you think mga kakapihan? Ano kayang mga... Close muna, Jones. Stop sharing muna para we'll give them time to comment on our Facebook page doon sa BLGF7. Baka mayroon silang masasabi dyan. Okay. The scenario, ladies and gentlemen, I'd like to repeat. Mayroong siyang isang business establishment na nag-a-apply ng permit sa kanila. Pero sabi, hindi daw nag-i-issue ng receipt. Doon nga daw nagbabayad sa bayad centers. Doon siguro, I assume, sa mga mall itong bayad centers.
Sabi ng company daw ay hindi sila dapat magbabayad ng business tax doon sa isang municipality kasi rinireport naman sa head office. Okay. Pag-greetings muna, lagari muna tayo. Si Lilibet Salatan is watching. Si Marifel. Ma'am Marifel Dumayak, good morning. Good morning sa Bumontreal pa rin. Sana nanonood yung Bumontreal ngayon. Paki-shout out kung nanonood yung mga Bumontreal. Si Kulin Andalis Nainay, si Eugenia Montanis Dayang, si Ma'am, tapos na ito. Glory Jean Rosiana, si Lilibet, tapos na. Okay. Now, back to our query, Jules, Kapihan, production team. Nanood din pala si Sir Cirilio Amazuna. Saka, si Ma'am Yudisa Rakada, good morning, Ma'am. Okay. Okay, back to the PowerPoint production team. I-acknowledge ko pala itong ating magiting na production manager si Sir Jolis Panoy. Ayan, yung boom mic ko medyo malayo na sa akin. Okay, okay. Now, I repeat, the scenario is mayroong isang branch, sabi niya branch kasi, sa isang municipality, tapos nag-apply ng permit sa kanya sa municipality doon. Eh, sabi, hindi naman siya nag-i-issue ng receipt sa branch na doon. In fact, the payments are made sa bayan center. So, paano daw yung local business tax? Okay, next, please. Dito lang ako magre-refer sa akin. Okay. We refer now to Citos of Taxation, ladies and gentlemen. If I remind you, if you may recall, mayroon ho tayong discussion. Tama po sa comment doon kasi may teaser tayo dito sa topic natin ngayon. Mayroong nagko-comment na, Sir, we have discussed already this matter. Yes, of course. Totoo po yun. That was a December episode, pang fourth episode ng BLGF7 Kapihan. Itong Citos of Taxation, and we have extensively discussed this one with our guests, mga expert resource speakers. So I'm going to quote yung mga sinasabi din nila ngayon, si Mrs. Oliva particular nila. We will entertain the question nonetheless para sa, kasi mahirap mag-rundown doon sa mga replay natin, sa mga videos natin. So we will entertain the question nonetheless. Yeah. Sabi po kasi, ang Citos of Taxation is the site or the location, meaning kung sino po yung may authority, may territorial jurisdiction to impose the tax. Yes, next please. Ayan. So, basically it refers to the place wherein the LGU who have the authority to impose the tax. Okay, next please. Now, where if I refer you now to section 150 of the local government code. Ayan, medyo mahirap basahin. But himay-himayin natin. Kasi ang tanong niya, mayroong principal office, mayroong branch doon sa municipality pero hindi nag-i-issue ng receipt, eh doon naman binabayad sa bayad centers. Next, please. Ito, section 150. Doon sa section 150, makikita niyo po yung kasagutan. So, hinihimay-himay ko po muna. Section 150. So, ito yung pinaka-importante. Sabi naon sa section 150, kinat out ko yung pinaka-importante muna, zoom in ko. Yung mga business daw na maintaining or operating a branch or sales outlet elsewhere, eh, kasi sabi sa scenario, mayroong principal office. Eh, pag mayroong branch elsewhere, the businesses are mandated to record the sale in the branch or sales outlet making the sale or transaction. Mandato po yan ng Section 150. So sabi ng Section 150, miski mayroong principal office, eh pag mayroong namang branch or sales outlet doon sa elsewhere other than where the principal office is located. Mayroong mandato po ang Section 150 na I dare call this a mandate kasi batas ito eh. Naandyan sa batas. Sabi dyan, you shall record the sale in the branch or sales transaction outlet making the sales transaction. And the tax thereon, ito pangalawang mandato, of course, the tax thereon shall accrue and shall be paid to the municipality where such branch or sales outlet is located. In short, wala na po tayong pag-usapan tungkol kung mayroon bang principal, saan nire-report, saan nire-remit, may principal office ba, or so on and so forth. Kasi mandato dyan. Sa scenario kasing binigay niya ng ating ikonsulta na nagsubmit ng query, sabi niya, doon kasi nire-report or the term used was nire-remit doon sa principal office. Now, ma'am, I dare say that under Section 150, mandato po yan i-report pag mayroong branch or sales outlet doon sa locality na yan, sa municipality na yan, dapat doon i-record.
At doon yon mag-aakro ang tax. So it's a matter of looking after our rights under the Section 115, our taxation right doon sa Section 150. Dapat doon i-re-record. Next, please, Jules. So ano ba yung branch or sales outlet? Doon kasi sa query na sinasubmit, we just assume that this is a branch or sales outlet yung nasa municipality. But in the implementing rules and regulations sa ating local government code, mayroon po kasing definition ang branch or sales outlet bago mo ma-consider na branch yun or sales outlet. Kasi sabi ko nga, mandato sa Section 150 na pag may makita ka sa iyong municipality na branch or sales outlet, mayroong mandate na doon i-record. At kalakip sa mandato na yan, ay doon mag-accrue yung tax din doon sa locality na yon. Now, what is branch or sales outlet? Ito po yung definition sa ating implementing rules and regulation kasi. Next slide, please, Jones. Yan. Inihimay-himay ko yon. According to Section 224 of our Local Treasury Operations Manual, this is quoted from Section 243, letter A, item number 2 of our implementing rules and regulation. Nasa Section 150 of the Local Government Code rin. Ayan. A branch, medyo may naghaham sa aking monitor. A branch or sales outlet daw is a fixed place in a locality which conducts the operation of the business. So first, ang hahanapin mo, mayroon bang fixed place in the locality? Kasi pag baka pag truck lang yan, transient, hindi siya talagang fixed place doon, sabi ng ating LTOM at saka IRR ng Local Government Code, hindi yata yan ma-consider na branch or sales sales office for you to have the situs or the authority to tax in your municipality. Remember, pag walang branch or sales outlet, doon yan matatax, doon sa principal office. I-re-report dyan sa principal office. Now, we just assume in the query submitted to us, a branch or sales outlet na. Now, we go back a step backward muna po, ma'am. Yan po ba yung sinasabi mong branch na dyan sa isang municipality? Is it a fixed place for it to be considered a branch or sales outlet? Pangalawa, is it conducting operation of business as an extension of the principal office? Yan. Conducting business, baka naman kasi, display center lang yan. Or administrative office lang yan, yung mga accounting nandiyon, yung mga clerk nila, yung mga records keeper na andon, hindi ka pala nagka-conduct ng business. So, we cannot consider that as a branch or sales office. Okay, dalawang kriteryo na yun, ha? Fixed place, tapos conducting operation as an business and as an extension of the principal office. May business talagang nangyayari. Okay. Now, pangatlong criteria, which I guess matters also, we can find it in the Article 243, Item A, Item Number 2 of the implementing rules and regulation. Kasi pag Article IRR, pag Section Local Government Code, Section 150. Now, a warehouse, ito, maganda itong pang-addition sa ating criteria. A warehouse daw which accepts order, tumatanggap ng order, tapos mayroong and/or. Hindi and talaga. And or issues sales invoices independent. Yan, independent po ha. Meaning yung pangalan po talaga ng OR sa branch po talaga na andon. Independent of a branch with sales office shall be considered as a sales office. Independent of branch. Bakit independent? Paki-refer lang po sa Section 243. Baka mayroong clerical error. Ayan, paki-verify. Okay, again. We have established first criteria is of course mayroong fixed place. Pangalawang criteria is mayroong conduct operations of business. Pangatlo, nag-accept siya ng order. Or kung hindi nag-accept order, nag-i-issue ng sales invoices. Ito yata yung sinasabi sa ating query na na receipts. Again, sabi sa ating query, hindi daw nag-i-issue ng receipt. Dito sa Section 243 ng IRR, I assume this is IRR kasi article, Article 243. Sabi doon, pag nag-a-accept ng order, so now you exercise your tax mapping or ano yan, examinations of books of accounts, for you to exercise the situs of taxation. Sabi dyan, baka naman miski hindi nag-i-issue ng, ng sales invoice kasi an or kasi yung nakalagay dyan eh. And or, hindi naman and. Ewan ko, baka you have different
differing opinion on the matter, please do comment dyan sa ating comment section. Ayan. Pag nag-accept ng order, eh, taxable dyan sa municipality. Bakit? Kasi this time, that fixed place which conducting a business operation will be considered as a branch or sales outlet. Remember, sabi ng Section 150, pag mayroong branch or sales outlet sa municipality niyo, sa locality niyo, doon i-re-record ang transaction at saka dapat doon mag-a-accrue ang tax, hindi na doon sa principal office. Next slide, please. Ayan. Ayan, remind ko. Business maintaining or operating branch or sales outlet elsewhere shall record the sale in the branch or sales outlet making the sales transaction. And the tax thereon shall accrue to the municipality where such branch or sales outlet is located. Ayan. Good morning again sa ating mga kasama dyan sa Golden Prince. Please log in individually dyan sa cellphone nyo sa Facebook page ng BLGF7. Pasok kayo doon para madagdagan yung ating number of viewers. Okay. All sales in branch or sales office is taxable alone by the LGU where the branch is located. Ayan. Ine-exclude na yung principal office. Pag mayroong, pag na-identify mo na yung criteria na parang pasok ito sa branch, definition of branch or sales outlet, it is taxable by your municipality alone. An entity is not subject to any business tax where it does not have any sales outlet. Otherwise, pag walang branch dyan sa locality niyo, doon yung buwis dyan sa, sabi nga sa ating query, dyan sa Makati, sa principal office. Kaya, yun yung ganito kami sa Makati. Madaming pera kasi yung mga business doon rin i-repeat. Yung mga gross income doon rin i-repeat. Ayan. May tip ako mamaya. Next. Next, please. Next. Ayan. In case where there is no branch, ayan, klaro na yan. Pag walang branch, doon daw sa principal office. Okay, next. Okay, next pa rin. I-reiterate ko lang. Okay. Now, ito yung nakalakip sa BLGF opinion. Ayan na. The opinion uses the word mandate. The law mandates that the business maintaining sales outlet in a place other than the principal office is located shall record the sales transaction. Now, parang mayroon tayong step na gagawin para magkaroon tayo ng CITOS authority of taxation. We must convince this businessman that according to Section 150, you shall not remit your sales transaction to the principal office. Kasi if you are considered a branch or sales outlet doon sa municipality ninyo, sabi ng Section 150, mandate daw yan na i-re-record doon sa municipality na naandon yung branch or sales outlet. Minsan kasi, parang iniisip nila, magbubuwis ako sa municipality na ito. Doon na lang ako sa principal office. It's not, maaring mas lower pa nga yung rate doon sa municipality kaysa doon sa principal office, wherever located, Makati or Quezon City. Baka mas mataas pa nga yung rate. So, convince them, you have to help us, you know. Your business is thriving in our municipality. We are extending basic services also to your businesses, yung mga protection, yung mga infrastructure, and so on and so forth. Based on order, why don't you give back to the municipality? Mandato kasi yan sa Section 150, the word used by the BLGF opinion, the law mandates that the business maintaining sales outlet in a place other than the principal should record in that sales outlet. Okay, next please. Okay. An office where no receipts are made nor recorded. Ayan. No receipts are made. Ibig sabihin, hindi nag-i-issue ng OR or walang rinirecord doon na transaction, walang business doon na rinirecord, is that a branch? So therefore, doon nire-remit doon sa principal office. However, they may still be required to pay mayor's permit and other regulatory fees for maintenance. Ayan, regulatory fees yan. Hindi yan local business tax. Next, please. Next. Ayan. In cases where there is no branch or sales outlet in the city or municipality where the transaction is made, mayroong transaction. Siguro, mobile transaction. For example, yung isang
sikat na sliced bread, kinakarga lang ng truck yun. Nagbebenta pala yun sa daan, sa road. Can you consider that as a fixed place, yung truck nila, for that to be considered as a branch? Ito yung sabi ng pag wala daw ang branch, doon i-record sa principal office. Kaya isa itong section 150 na ito na medyo lugi tayo, yung power to create own sources of revenue ng LGU. Medyo lugi tayo doon sa principal office lahat yung taxation pag walang branch or sales outlet. Next, please. Ayan. Mamaya na natin pag-usapan yung business centers, bayad centers. Ayan. Okay. I-reiterate ko lang yung criteria. First, fixed place. Dapat fixed place kasi. Batas yung nagsabi. IRR yung nagsabi. Pangalawa, dapat mayroong conduct of operation of business na extension of the principal. Hindi lang mere administrative office. Pangatlo, mayroong transaction ba? Accepts order or issues receipt. Yan po yung criteria. Now, pag sinasabi naman, sir, doon kasi namin rinirimit sa principal office. When we had guested Mrs. Ophelia Oliva, yung ating bitiranang retired na city treasurer, kung saan naging good morning pala. Good morning, Attorney Regal Oliva at saka sa kanyang mother. Ma'am Ophelia Oliva, ayan, may interested naman sa ating topic down sa site. Sabi ni Mrs. Oliva, ito yung ginagawa niya. Do not just accept na re-report namin sa principal office yun aming gross receipt. Sabi nga niya, minsan pumupunta talaga siya sa mga principal office doon sa Makati, sa Quezon City. And she was speaking about yung mga telecoms na sinasabi doon dinideclare sa principal office yung kanilang mga gross receipt. So sabi ni Mrs. Oliva, pinupuntahan talaga niya yung mga principal office. Hinahanap talaga yung remit. Sinasabi niya, totoo ba ito na yung coming from city, example, City of Cebu, dyan remit sa inyo? Kasi otherwise, sabi-sabi lang yan sa mga branch or sales outlet na doon namin rinirimit sa principal office just to evade yung situs of taxation doon sa locality. So, be on the lookout also. Do not just take as it is yung sinasabi ng ating mga business operator na wala kaming transaction na re-record dito na sa principal office. Again, I share you a tip na yung sinasabi ni Mrs. Oliva, pinupuntahan po niya yung mga principal office, hinihingi yung mga records kung totoo bang may ganoong transaction. Okay? Now, mayroon pang isang scenario kasi nadagdag doon sa query. Sir, what about pag doon binabayad sa mga business center, yung mga bayad center? Talagang hindi doon sa mga branch or sales outlet remit? Minsan, sige, itatakol natin yan. Taxable ba yung mga business center? Ayan. Meanwhile, pag-greetings po muna tayo, ladies and gentlemen. Ayan. Pa-shoutout si Ma'am Daisy Retes. Kumusta, ma'am? Sa Cebu nga. Kumusta, ma'am? Good morning, ma'am. Nice of you to join us. I understand you also have joined us sa aming mga previous episode. Si Sir Jonathan Batalya is watching. Anong LGO ka, sir? Paki-shoutout ulit kasi baka para ma-acknowledge natin yung LGO mo. Si Ma'am Rose Torrentera from Cebu City Treasurer's Office. Ma'am Rose from Cebu City Treasurer's Office, good morning. Si Ma'am Chadi Sienes, good morning. Si Ma'am sa Loma, sa PAO, sa Cebu. Si Ma'am Jen Formentera from Madridijos. Okay. Si Julieta Lapinia Marquita is watching also. Si Angeline Corpus. Hirap nitong lagari. Tayo yung pa-shoutout. Si Barcela Soriano Quiado. Si Arlene Chare Pontenes. At ang ating assisting officer of Madrid. Of course, yung si Engineer Chin yan. Teka muna. I'll fix my... Si Engineer Chin na yun. Pangalawang angle muna kasi medyo nakakita yung pagbabasa ko sa... Si Ma'am Leonidas, si Ma'am Franca is watching. Si Ma'am Julie Santos, good morning, ma'am. Sino po yung nagtatampo sabi sa akin? Hindi po ko pa daw inaccept yung invitation request niya doon. Si Ma'am Julie Santos yata. Ma'am, nabasa ko po yung message mo. Hindi ko lang
na replyan. Pero itatakol natin yung mga concerns niyo mamaya-maya or some other episode. Ayan, si Ma'am Pamela Antiki Calien is watching. Si Ma'am Janet Marie Gonzaga. Si Cha Rito. Ay, si Ma'am Cha Rito. Sa Dumanhog siguro ito. Good morning sa inyong lahat. Ma'am Jandalin Linlin. Pasadahan ko na lahat ha kasi magbabalik-balik. Hindi ko alam ko. Si Ma'am Evelyn Jana. Ayan, si Jonathan Batalya. Ayan. As of now, yan lang po muna. Ayan. Balik tayo sa pangalawa nating concern. Sir, paano mangyari, sir, pag mayroong doon binabayad sa mga bayad centers, mga business centers, paano po yun, sir? Okay. Now, for example, ito hypothetical lang ha, mayroon kasing isang malalaking mall dito sa Cebu City. Napunta ako ng Dumaguete before. Bumibili ako ng motorsiklo doon sa Dumaguete kasi mayroong motor center doon. Umuwi na ako dito sa Cebu. Alangan naman, babalik pa ako sa branch doon na kinuha ko yung motor para magbayad lang. Mayroong mga business payment center dito sa mga malls, even mga convenience centers, convenience store. So dito na ako magbabayad. So does that mean yung grocery receipt dito sa Cebu City, na sa, kung saan yung bayad center i-re-record? And consequently, does that mean that dito po yung taxability dito sa Cebu City? Hindi po doon kung saan yung transaction na nangyayari. Tingnan po natin yung mga pa-comment. What do you think mga kakapihan natin? Wala yata. Si Sir Joel Rivera. Good morning, sir. Wala yata nag-comment regarding... Wala yata nag-comment regarding sa ating si Sir Cecil Sabas. Oh, ayan, kabanda ko sa Danao City, assessor ng Danao City. Okay. Now going back, wala kasi nagko-comment kung saan yung sir, kung saan ba yung taxability. May yes, question. Where? Yeah. Yan, kuhan mo lang sa chat box natin, Jules. Nandiyan na, nasend na. Okay. Thank you. That was Mr. Julius Pano, yung pinakagwapo nating info blogger. Nag-ask what time. Okay. Wait, saan? Wala akong nakita. Julius, ba? Chat pala sa... Akala kong chat sa Zoom. sorry, production team. Naghahanap ako sa chat sa Zoom. Okay. Sir, galing kay Sir Joel Rivera. Sir, ma-consider ba na fixed office ang contractors, bank house or field office? I mean, yung mga contractors na taga ibang bayan pero may project sa bayan namin. Yeah. During the discussion, again, this is coming from an experienced practitioner, city treasurer. Correct me if I'm wrong, Mrs. Oliva. Parang sinabi yata, they will consider the bank house as a project office. Project office. So, in a way, mayroong transaction na nangyayari doon. Balikan nyo po yung episode namin December sa Situs of Taxation. Mayroong tips si Mrs. Oliva how to capture the Situs of Taxation dito sa mga bank houses. But basically, sabi niya, these are project offices and can be considered also when the transactions are done. Remember, sa ating criteria, not necessarily kung saan yung OR, kasi and or. Kung saan din yung transaction. So yes, the answer si Sir Joel is in the affirmative. Again, disclaimer lamang po, wala pong kinalaman po yung bureau namin sa aming discussion dito. This is just a generic friendly discussion. Baka po kasi hindi mag-apply sa iyong particular case. May peculiarity kasi tayo na dapat tingnan. Okay, ayan. Thank you po dyan sa question. Okay, now balik doon sa PowerPoint presentation ko, Sir Joelis. Sa mga business center, yung mga bayad center, what about those? Saan dapat yung grocery receipt, yung Situs of Taxation? Now, it may be worth mentioning, sabi ng isang BLGF opinion, ayan, that the business area's operations are limited only to the processing of applications. After sales services, meter reading as a water company kasi ito, or billed accounts, yung mga billed accounts made at the accredited payment. So, generally, there are no payments accepted in business area except those for the new customer upon the filing of their initial application. Pag-stop ng share screen, Sir Jalis.
Okay. Now, anong mangyayari dito sa business center? Basically, pag bayad mo doon, hindi yan gross receipt of the business center or the bayad center. Kasi, rini-remit po yan doon sa mga branch kung saan nangyayari yung transaction or doon sa principal office pag walang branch or sales outlet. Now, look out again, sabi ni Mrs. Oliva, look out nyo yan. Pag mayroong mga business operations sa inyo, tapos medyo sinasabing wala kaming receipt dito, wala, hindi kayo kami nag-issue ng receipt kasi doon sa bayad center yung mga bayad, hanapin nyo po yung remittance. Kasi baka naman doon sa principal office rin remit, eh, considered as branch or sales outlet pala yung nasa Eugenio. Now, however, this business center are also conducting business by itself, meaning it is providing services for a fee. Yung service nila, business center, bayad center, eh, mayroong add-on fees tayo dyan. So, taxable sila as a business center, as contractor, meaning services provided for a fee. So, separate yung taxability nila for businesses rendering service for a fee. Pero however, yung mga bayad sa mga billings, mga billed accounts, billing, ha, billed accounts, i-remit po kasi yan. Hindi yan considered as gross receipt doon sa bayad centers na yon. So take note, business center, hindi yan gross receipt kasi i-remit po yan sa branch or sales outlet kung saan nangyari yung transaction or doon sa principal office pag walang sales transaction. Sa case ko, pag nakabili ako ng motor doon sa branch or sales outlet sa Dumaguete, of course, dito ako nagbabayad sa bayad center sa Cebu City kasi malayo na yung Dumaguete, eh medyo may quarantine restriction na bawal pag walang swab test. So dito ako nagbabayad. So rini-remit yun, hindi yun gross receipt ng Cebu City. Gross receipt yun kung saan rini-remit po yung mga billed accounts. Okay, kuha? So tatlong scenario po yung na-address natin. First, of course, yung sinasabing principal office tapos may municipality, eh sabi niya branch or sales outlet. So klaruhin niyo mo po muna, ma'am, is that really a branch or sales outlet? Pangalawa, dahil doon sa definition, pangalawa, pag bayad centers, hanapin mo kung saan yun rinirimit, pag baka hindi rinirimit doon sa municipality na kinoconsider as branch or sales outlet. Now, balik sa ating PowerPoint, Jules. Turns another question. Yeah. Ayan. Saan kaya? Hindi ko mahanap dito sa group chat. Nandiyan yung latest, yung latest. Latest. Okay. Sa YouTube? Mm-hmm. Yes. What if the sales outlet or office located at the city but the bodega is located in the most seller? I am expecting franchise tax. Mm-hmm. Franchise tax. Sabi ba provincial imposition ng franchise tax? Bakit magkaka-franchise tax yung mga bodega or sales outlet? Anong kind of business kaya ito? Na, sabi kasi sa bodega or warehouses, pag walang transaction hindi ko muna i-address yung franchise tax kasi medyo narilito ako sa franchise tax kasi provincial imposition ito tapos mayroong city na nandoon yung bodega. I will skip muna kasi medyo yung franchise tax provincial imposition kasi yan eh. Okay. Yung bodega muna sa ating sites of taxation. Yung bodega kasi pag walang transaction nangyayari doon, so walang sites of taxation doon, walang OR na inisyo o walang hindi nag-accept order. Otherwise, doon yung ang bodega nagdo-draw lamang ng mga or na mga nag-stock lamang ng mga supplies or mga kanilang walang transaction talaga actual business operations, eh, doon sa principal office yung dinrinit. Now, for the franchise tax, give me some time muna, sir, to understand your question extensively. Mayroong conflict yata. So, yung bodega nasa city. Wala namang territorial jurisdiction si province. Basically, yung capital lang yung hawak na territorial jurisdiction ng province. But, in a sense of it, hawak niya buong probinsya. So, sige, give me time to analyze your question, sir. Franchise tax. Kasi, in case on conflict, kasi mayroong chorik tayo na whatever the province can impose, the city can also impose. So, franchise tax. So, dito yata yung nanggaling yung kanyang tanong ni ma'am. Now, there is a chori na it must be always in favor of the lesser LGU.
to serve purpose to the power of to create own sources of revenue. But however, this franchise tax specific po kasi yan sa provincial na provincial imposition. Okay. Give me some time to talk to you, ma'am. So mag-message ko pa doon sa i-consulta kay Attorney Tanyeka para malinawan, baka kasi iba yung mapunto ko doon sa query mo. Next, George, balik po muna tayo doon sa ating PowerPoint presentation. Next. Hala, malapit na tayong mag-overtime. Mayroon pa akong utang sa... Okay. Baka we will forgo with the Boracay case na lang. Okay. Now, how do we tax daw? Local business tax delivery services like... Ayan. Linor out ko lang yung kung what specific. Wait muna. Ayan. Blank van at saka blank auntie who delivers goods from online shopping platforms like Lazada and Shopee. Shopee! At saka Lazada. They have a branch in the municipality but that is an issue receipt the only deliver. How do we tax now? Kung nga naman. Local business tax. First of course, sino ba yung nagbebenta si Ninja? Hindi natin mention kasi hindi sponsor eh. sayang naman. Ha? Si Ninban ba? Or si Blank Auntie? Siya ba yung may-ari ng mga goods na binibenta dyan sa online platform? Because as I have understand, okay, pakistart ng kuan, Sir Jones, pakistart ng share screen. Kasi as I have understand, delivery services lang yung kanilang ginagawa. Hindi sila yung may-ari po talaga ng mga goods na binibili natin sa online platform. So, ang ating local business tax sa kanila ay yan pong contractors. Meaning, yung providing of a services for a fee. Kasi nagde-deliver sila for a fee. May shipping thing tayo eh. So, siguro mayroong portion na will go to the delivery services. Business pa rin yan. Now, if you I refer you back also to our December, nakalimutan ko December 21 episode yata. Yan, please, pang fourth episode ng ating online kapihan sa BLGF7, guest natin si Mrs. Oliva, sabi niya. Dito kasi sa online shopping na ito, you will look after sa tatlong entity na ibubuhis mo. First of course, si manufacturer, yung gumagawa sa goods na binibili natin sa online shopping. For example, I'm going to buy a certain radio, yung handheld radio. Si delivery services, nagde-deliver lang siya. Hindi siya yung gumagawa nito. So hanapin natin sino yung nagmamanufacture. So taxable si manufacturer as a manufacturing. Doon sa local business tax. Doon na. So may buwis na tayo sa manufacturer. Pangalawa, sabi ni Mrs. Sulaba, sinulat ko talaga yon. Hanapin mo si distributor. Kasi from factory, mayroong businesses na nag-distribute nito. Nagre-register kasi ito. Hindi ka naman makagagawa ng factory, makamanufacture ng something pag hindi ka nakukuha ng business permit doon sa locality. So, ibig sabihin, miski binili, binayaran ko dito sa Cebu City yung binili kong sa online shopping, nabubuhisan na po yun doon sa manufacturing, doon sa LG kung saan yung manufacturer. Tapos, yung distributor pa rin. Pangatlo, yung mahirap daw, sabi ni Mrs. Oliva, yung reseller. Si distributor parang seller yata ito. For example, doon lang ako sa bahay, nakita ko mayroong magandang produkto na binibenta si seller. Binili ko, tapos pinost ko sa Facebook o sa mga online, anong mga online platform, resell ko, reseller ako. Ito yung sabi ni Mrs. Oliva, doing business in the comfort of our home. So tatlo yung i-consider mo doon sa online shopping. Pang-apat, I may add, is yung query ngayon na yung si delivery services. Do not mistake them as the one selling the product. They are just delivering the product. Okay. Now, as to online platform services pa rin yan, I'm sure mayroong principal office yung mga Shopee, mga Lazada, na we can consider din conducting business yung provision of services. Yung online platform nga. For a fee, kasi may commissions. So, business pa rin yan. However, you must go after also dito sa manufacturer, si distributor or si seller. Doon pa nga sa episode natin, sabi ni Mrs. Oliva, Lazada or even Shopee, kung we can consider as seller. Now, I think platform lang sila. No? Okay.
Now, si reseller, yung ordinary, ako, pwede ako mag-reseller yung nabili ko doon sa mga mole. Can I be taxed also with local business tax? Yes, of course, because you are conducting business. You are conducting a living with the purpose of profit or gain. Ayan yung definition ng business. So, taxable ka ng business tax. Now, sabi ni Mr. Zaleba, ang mahirap lang, paano natin hanapin itong mga reseller na ito? Now, sabi niya, this is the time na we local treasurers must go hand in hand. Kasi dyan sa mga online platform, makikita natin saan yung location ng mga resellers. Shipping from Binondo, for example. Shipping from Makati. So yan, mag-i-inventory daw po tayo ng mga resellers. Now, sabi niya, tinatanong ko si Mrs. Oliva, yung expert natin dito. Ayan. Tinatanong nila, tinatanong ko, ma'am, do we require these resellers to ano yan, pagkuha ng business permit or MIOS permit bago magiging reseller? Sabi niya, mahirap kasi yan. Kasi, for example, pag nagagustuhan ko yung produkto na yan na binibenta ng reseller, alam nga naman, as buyer, maghanap ako, may permit ka ba? Yan. So sabi ni Mr. Siliba, for us to do that, kailangan mayroong ordinansa daw. So, suggest to your local segunan, you must have an ordinance relative to this online shopping na you will regulate itong mga reseller. Kasi kailangan na rin, it is high time, maski BIR nga, nahihirapan dito sa mga online selling, it is high time to regulate this online shopping. Kasi baka mas scam tayo, wala tayong mabalikan. Baka yung mga produkto na nakuha natin, madaling masira, wala tayong mabalikan. So it is high time for the LGUs to step in also to regulate. And first step of regulation, of course, is to inventory. Hanapin nyo kung sino itong mga resellers. Ayan, nahihimay-himay po natin yung online shopping. Go back to our December episode, pang fourth episode sa Citos of Taxation. First, of course, I will reiterate sa online shopping, hanapin nyo si manufacturer, yung gumawa mismo. Eh, natanong ko pa kay Mrs. Zulor, what if ma'am, galing China yung produkto, eh wala dito yung taxability kasi nga, walang tie Citos of Taxation. Sabi niya, pagpasok niyan, attorney, dito sa atin, dumadaan yan sa custom, mayroong nagre-receive niyan, mayroong nagdi-distribute niyan, mayroong consignee yan. So yun, business pa rin yun. Siya yung nagdi-distribute, seller, parang seller. Siguro ang manufacturer doon sa China, dito paglapag dito sa Pilipinas, sa customs, nagiging seller na rin, taxable pa rin yan. So, dapat imomonitor lang natin yung mga online activities. I know this has become tedious kasi nga, mahirap itong mga online activities. But it is high time, sabi ko nga, to regulate, to monitor, to inventory these online activities para naman makatulong tayo sa ating constituents with regards to online shopping. Eh, sabi naming production manager, good morning daw kay nas Director Ann. Asa ba? Director Annie of Region 5 at saka si Idol Alden Puro. Good morning, sir. Idol, long time no see, Idol. Kailan kaya tayo magkikita muli? Bakuna doon. Naturukan ka na ba, Idol? Yan. Yan. Sana po. By the way, yung news natin last week na sabi na yung fully vaccinated individual, wala nang swab test sa mga destination, medyo pinilify ng ITF. Sabi, depende pa rin po sa mga LGUs concerned kung magre-require ba sila ng mga swab test na yan. Local autonomy pa rin. Okay. Balik po tayo, Jules, sa ating PowerPoint presentation. Ayan. So, I guess we have addressed that. Next, please. Ayan. So, contractor si delivery services. Kasi provision of services for a fee. Next, please. Ayan. Ayan. Kay Ma'am Angeline pa rin yata ito. Ma'am, I really hope I can go to Baguio someday, ma'am. Ma'am Angeline, sino to? Basta. Tanong ni Ma'am Angeline Corpus yata. Angeline Corpus. Yes, Angeline Corpus, attorney. Actually, nag-follow-up meron siya. May follow-up. Ayan. Ayan, siya follow-up question. Sabi ni Ma'am Angeline. Hi, attorney. Question lang po. Paano po pag nag-establish ng branch ang isang company ng isang municipality?
pero di po nag-issue ng OR. Now, remember the quoted section of the IR I have mentioned a while ago, ma'am? Sabi ko, and or kasi escrow receipts or mayroong transaction na nangyari. Transaction ba yun? Accepts order. Accepts order. Accepts order. In short, mayroong transaction na nangyari. So, kasi sabi natin, minsan yung bayad kasi nasa bayad center. So, it's a matter of looking after na nare-remit ba yun sa yung branch or sales outlet na naandun. Understandably, walang OR doon kasi nandoon sa bayad center. So, mandato po. Again, babalikan ko yung Section 150. Pag hindi po nag-i-issue ng OR, mandato po kasi ng Section 150. Pag na-consider the sales or branch out branch yung nasa LGU nyo, dapat doon i-record yung transaction. Bali, lahat ng transaction is how the office po ang nag-issue ng OR. So, hindi dapat. So, insist on Section 150. Eh, sabi, strong word pa nga gamit ng Section 1 ng Bill Jeff Opinion. Mandate po yan ng businesses to record that in the branch or sales outlet. Okay. Paki-close po, Jules. Si Jules. Ayan. Okay. Si Ma'am Angeline o Baguio City, ma'am. How is Baguio City nowadays, ma'am? Eh, ang sarap siguro dyan kasi malamig pa rin miski mainit kasi kami dito. Good morning pala kay Director Flor Enriquez ng ating Car Region. May kailangan si na Sir Dennis dyan, lao natin dyan sa region. Si Aton ni SP, kalimutan ko yung apelido ni Agalao. Aton ni SP, Agalao, tika, baka magkamali ako. Good morning, Nyura. Aton ni SP sa Baguio City. Okay. Now, ano yung lagari muna tayo sa mga pag-greetings. Mga kakapihan, medyo hindi na yata natin ma-discuss yung ating jurisprudence na about the Boracay case. Ito importante kasing pag-usapan natin yung Boracay case kasi it talks about protected areas. Anong nangyari sa protected areas? So, dito muna tayo sa pag-greetings. Ayan, follow-up. Nakita ko na po yung follow-up question ni Ma'am Angeline Corpus. Ma'am, hindi ka pa nag-shoutout anong LGO ka-connected, Ma'am Angeline? I assume Baguio City pa rin, City Treasurer's Office. Good morning sa ating City Treasurer, si... kalimutan ko. Si Sir Alex Cabarrubias, City Treasurer ng Baguio City. Sir, sana mapuntahan din kita sa office niyo, sir. I have the pleasure of working with Sir Alex doon sa training namin sa Alternative Dispute Resolution. Napakabait na tao. Okay. Sir Alex Cabarrubias, the City Treasurer of Baguio City. Ayan. What if po yung online seller is from Makati? Anong online seller yung reseller or distributor or manufacturer? Tapos po si buyer is from Baguio. Deliver po through Blank Ante, saan po itatax yung delivery fee? Oh, kung saan yung branch or sales outlet ng delivery services na yon? Yeah. I-mention ka sa ang hirap kasi magbablank. Sabi niya, deliver ng G&T. Okay. Saan daw po yun itatax yung delivery fee ni G&T? G&T ha, baka naman hindi kayo sponsor pero na-mention kayo dito. Baka biro lang. Okay. Baka naman. Ayan. So, saan tao bu itax yung delivery fee ni G&T? Now, of course, go back tayo sa basic principle ng Section 150. Hanapin mo kung mayroon bang branch or sales outlet doon sa Baguio City. Baguio City? Yeah. Dinideliver sa Baguio. Tapos, hanapin mo kung doon ba nirecord yung transaction, nag-i-issue ba ng receipt doon, doon ba yung nakabook yung transaction na yun, taxable si G&T Baguio. Pag wala kasing branch or sales outlet na G&T doon sa Baguio, principal office, kung saan yung principal office ng G&T. Ganun pa rin, ma'am. Ganun pa rin naman, miski iba yung delivery. I assume also, yung delivery, kasi pasa-pasa yan. For example, si G&T galing dito sa Makati, yung product, kung saan ang product, deliver muna doon sa branch or sales outlet. So, siguro mayroong ibang taking up of the transaction. Nagre-record ng transaction. Siguro lang, I surmise, kasi hindi pa ako nagkapag-examine ng books of accounts ng ganitong mga delivery services. Siguro may portion of the delivery fee na nirecord doon sa branch or sales outlet ng isang LGU sa Baguio City for the example. Kasi nagmo-motor siya.
yung delivery fee, delivery services, tapos iba yung ring van na galing mismo doon sa shipping fee doon sa manufacturer o sa dito sa example Makati. So siguro ina-apportion nila yung mga delivery fee services. So again, look out pa rin doon sa branch or sales outlet sa delivery services. Okay. Now pa shoutouts muna tayo. Pa shoutouts, medyo naubos na pa. Si Ma'am Arlene Chari Puntenes is watching. Ayan. Si Ma'am Baby Planka Peleo Acabal, good morning po sa iyo, Ma'am. Ayan. Naulit na yan. Si Sir Dario Mauricio is watching. Julie Santos, of course. Ma'am, I know. Ang aming pinakasuki, si LGO Sullivan Isabela Assessor's Office. Ma'am Julie Santos, I promised you a discussion on, ano yun? A discussion on Boracay case. Eh, medyo hindi na yata makaya kasi mag-11 na. Si Ma'am Jarit Marie Gonzaga. Ito. Pasadaan ko lang yung question ni Sir former Bumontreal president natin sa Bohol, si Sir Arsenio Fondotan. Teka muna, hanapin. Hindi ko mahanap. Si Sir Villator, good morning, Sir. Jocelyn Pogoy, good morning. Rosian Mantalaba, good morning. Julian Magsakay. Sir, you are not audible. Kindly adjust your mic. Hey, ma'am, how about now, ma'am? Paki-feedback, ma'am. Okay na ba yung mic? Kasi ang dami na kasing nakakabit ko dito, yung boom mic hindi pa pala sagad yan. Okay. Now. Iba pala yung angle ko, nakita yung mga behind the scenes. Ayan. Sorry. Hirap nitong lagari, yung mag-isa. Okay. Maayong buntag from Virgilia Rojo Opone. Ata. Yung tanong ni Sir Arsenio Purutan. Please join me in the comment section. What are your thoughts on this question? Sabi niya. Hindi ko mahanap yung actual question, pero sabi niya. Basically, the essence is this. There has been a requirement in the city, in the local assessor's office, sir, na before daw magbigay ng mga copies of mga tax declaration or mga assessment records, kung ano mang records na yan, or maanong certification, dapat daw maklear muna po yung mga babayarin doon sa properties. So, pwede ba daw po yung i-require, sir? Is that okay daw, sir? Okay. I am trading on a uncharted territory. But I know that this has been the practice of LGUs for a long time. Ito yung tinatawag nating revenue generation initiatives. Para makolekta yung mga delinquency, yung makolekta yung mga real properties. Eh, pag may humihingi ng certification, pag may mga babayaran doon, bayaran nyo po muna bago po kami magbigay ng mga assessment records. Now, I will say, sir, hinahanap ko po sa manual, Mr. Paao, yung manual natin, at saka sa local government code, even the ELTO, wala akong mahanap na basihan doon sa requirement na yun. Na sinasabing hindi ka pa makapag-release ng copy of assessment record. I will not say na bawal. Kasi baka nga nasa citizen's charter nyo na ginawang ordinansa pa, presume valid yan. It has the effectivity of law. What I am saying is that pagtingin natin sa local government code, yung mayroong functions or rules, duties ng assessor to give copies to any interested parties of assessment record na andun kasi. Kine-qualify pa yan ng ating Data Privacy Act na doon sa mga parties in interest lamang. Kung may consent, dapat may consent. Pag walang consent, mayroong criteria din. Now, what I am saying, these are available sana doon sa mga humingi. Now, wala po akong mahanap na basihan sa requirements na yan, but I will not say, who am I to say that is not invalid? Yun lang ang sinasabi ko, hindi ko pa nahanap yung basis under the manual, under the law, on that requirement. Now, the peculiar thing is that if you will require that, for example, mayroong adverse claimant kasi doon sa discussion natin sa Data Privacy Act, pwede kasing hingi si adverse claimant ng copy of the assessment records na of a certain property kasi may legal claim siya doon. Sabi yun sa opinion ng National Privacy Office, mayroong i-establish yung legal claim or interest adverse claimant. Now, for example, sasabihan nyo si adverse claimant na
bayaran nyo po muna yung mga buwis na delinquency, sir. Of course, minsan hindi siya babayad. Kasi mag-i-establish nga siya ng adverse claim, kukuha lang siya ng kopya ng tax declaration para magsasampa siya ng kaso or mayroong pending case. So, you cannot require that to some other people requesting copy of that assessment records. Now, wouldn't that be unfair na hindi mo ma-require yung ibang tao? Require mo yung mismong may-ari. Ito pala, medyo nalito ako sa example ko. Of course, si may-ari yung may hawak kung babayaran niya ba yung delinquency or hindi pag hindi nabayaran ng adverse claimant. Kasi parang hindi naman yata interesado si adverse claimant na magbabayad nun. Now, for the registered owner para hindi ma-release yung copy na yon, hindi siya magbabayad ng delinquency. Now, it is an unfair situation where now would come in na hindi si registered owner may possibility na makakuha siya ng record kasi hindi naman siya yung na-declared delinquent. Or hindi siya makakuha ng record, hindi siya maka-establish ng kanyang legal claim. So, yan yung peculiarity. Just to drive my point to absurdity, nagbigay ako ng example na medyo magiging mahirap yung requirement na yan. Again, medyo ako nalilito sa example. What if mayroong advice claimant na maghihingi ng kopya ng assessment record? Mayroong existing delinquency. So, for that registered owner pa, hindi mabigyan, hindi maka-establish ng claim ng advice claim yung nanghihingi para maghabla sana ng kaso, hindi na lang siya babayaran yung delinquency. Or the other, the reverse could also be true, na what if ibibigay nyo kasi hindi naman delinquent si adverse claimant o hindi naman siya yung registered owner na delinquent, makaksisecure ka siya kasi under the law, interested party siya, he has a claim over the property, he can secure copy of that basta provided pasok din siya doon sa kriteria ng data privacy act. So, again, the short of it, I cannot outrightly say na bawal yan, sir. Ang sasabihin ko lang, medyo wala po tayong basihan under the manual or under the law. Pag meron, please comment us kung ano yung basihan natin na rinirequire natin. Okay. LGO, Kandun City daw si Angie. Ma'am, Kandun City. Oo, Kandun City. What? Okay. Si Silver Cave na andon, nanonood sa atin. Sabi ni Miss Angelin Corpus, I'm not from Baguio po, but just studied there po. Saan po ba sa Baguio? Sa St. Louis? Nasa LGO, Kandun City po ako. Yes, ma'am. Good morning. Welcome to our online Kapiyan. Siguro this is your first time watching us. So for a more discussion on the Saitos with Taxation, paki-visit po doon sa aming prior episodes sa aming online Kapiyan. Now, magsa-shoutout na naman tayo before tayo mag-end. Again, sorry po, hindi natin ma-deliver yung promise nating Boracay case. Ipiser ko lang muna sa inyo. What happened to that Boracay case? Kasi importante nating malaman yung discussion. Now, as we have known, Boracay has been under rehabilitation for 6 months. Just lately, 6 months. Ang isang sinasabing nakasira po doon sa environment yung mga malalaking establishment. Nahukay pa nga nila yung mga drainage outlet. So ano ba ang mangyari doon sa mga malalaking hotel? Mag-i-issue ba tayo ng tax declaration doon? Baka po kasi mabahamak si Assessor. Protected area po kasi yung portions of Boracay. So yun po. So yung sanang i-discuss natin if we have some time pa sana. Pero we are running out of time. So next week, next episode na lang po yung Boracay case, yung DNR case. What essentially are these protected areas? Ano yung panuntunan dito sa protected areas? We will try to learn the Supreme Court case on the Boracay case para maka-navigate tayo when it comes to appraisal and assessment operations. Paano ba tayo aatake dito sa mga protected areas na ito? So, ladies and gentlemen, pasensya na po. Hindi natin matakol po yung ating Boracay case. Good morning, kina Paolo Ablon, Sir Paolo. Sir Rafi Gallo of Region 9. Si Sir Vince Sanchez at saka si Ma'am JV Gualberto. Ma'am, yung query mo sa Outlook ko, na sagot ko na po yun sa Kapihan, Ma'am. I don't know if you were watching. Si Ma'am Delia Bilbar, Ormoc City, ating city treasurer ng Ormoc City. Ang tagal na natin hindi nakita, Ma'am, naabutan pa ng pandemic. Okay. Reminder po ulit, ito, kinukulit ako ng aming
reviewer ng aming QRRPE. Reminder po uli sa ESA resubmission sa QRRPE. Hindi lang po sa QRRPE, pati na po yung sa Treasury, yung Left System ESRI natin. Please naman po, huwag na tayong patumpik-tumpik na paabutin pa yung deadline, eh kulilat na naman tayo. Remember, we have a self-imposed deadline noong July 10. Yung mga excuses po na natin na ganito, ganyan, sabi po na ang ating regional director, maiiwasan po sana yan pag early on pa sana tayo nag-i-encode at nagsasubmit ng ating reports. Ayan, sa assessment, Jules, i-mention na natin sino po yung hindi pa nakapagsubmit. Mayroong dalawa sa Bohol yata, 400% ng Bohol. At saka isang city, sa Sikihor, mayroong sa Sikihor, ma'am. Alam niyo po kung sinong LGO kayo dyan. At saka isang city, sir, kilala ko po kayo, sir. Ito pala, hindi pa pala nakasubmit sila. Eh, may excuse, sabi, kasi nga may refresher sila na ina-attend lang sa, basta, nagpare-refresh sila about necessary. Na-reinstall, na-delete yata yung program, pati yung data. Kaya, so isang city na lang po at saka isang municipality, mag-100% na po yung aming QRRPE. Ayan. Just to recap, ladies and gentlemen, for our topic for today, we have discussed online, sa ating online kapihan, yung Cytos of Taxation, particularly doon sa online shipping, shipping, online shopping. Query po yan ni Ma'am Kwan. Angeline Corpus, yan, sa Baguio City. Na-discuss po natin yung Section 150. Nasabi ng Section 150, pag may branch or sales outlet sa inyong municipality, doon taxable, doon i-record. Mandato na doon record. At saka yung definition ng IRR about branch or sales outlet. Fixed place na nagkakandak ng business. Pangatlo, mayroong record ng accepts order, tapos and or issues receipts. And or, ha, in-emphasize ko yung and or. Tapos we have discussed yung paano po yung mga business centers, yung mga bayad centers, sabi po natin, they are taxable as a contractor, services rendered for a fee. But however, yung mga billed accounts, yung mga payment doon sa mga accounts, rinirimit po kasi kung saan yung branch na transaction nangyari or kung walang branch doon sa principal office. So, walang gross receipt sa mga billed accounts doon sa bayad centers. Pangatlo, what about yung delivery? Yung mga GNT at Lazada. So yung isa, Ninja Van. Baka naman ha, na-mention kayo. Ang daming viewers natin ngayon, na-mention kayo ha. So, they are taxable as contractor, services for a fee. However, they are not the sellers mismo. Sila po ay nag-deliver lamang. So, that is it, ladies and gentlemen. At saka pang last nating discussion for our episode is yung requirement na hindi muna magbigay ng assessment records pag hindi bayad yung mga dapat babayarin. Again, in-emphasize ko po, hindi ko lang po mahanap yung basihan na yan. So, hindi ako makapag-comment kung valid ba yan o hindi. Kasi dapat tingnan po kung muna yung saan kayo nakabase sa inyong requirements, doon ba sa citizen's charter nyo? O baka naman ordinansa yan. So, babasahin ko muna yung paano nakalatad yung requirements na yan before I comment on that. Ayan. Rochi Gumob of LGO. Ay, so okay. Yes, Rochi of LGO Consolacion. Si Luz Viminda Estorion. Si Ma'am Munina Pires. Oh, ma'am. Good morning, ma'am. Kumusta ka na, ma'am? Happy retirement. Nag-retire na si... Di ba nag-retire na si Ma'am Munina? Happy retirement, ma'am. Ayan lang po, ladies and gentlemen. In behalf of our production team, nag-iisa ko ngayong kabady dito sa Zoom room namin, si Mr. Julius Panoy. Ayan, hindi ba siya mag-face reveal? Jules, mayroon ba tayong info blog? Sorry, I forgot. Wala, Torrance, wala. Maybe next episode na kasi yung time natin ngayon eh. Okay. Yung info blog natin about yung distribution of the notice of assessment po, mga kakapihan, kasi we have our latest, yung pinaka-last nating info blog doon sa field operation. So, watch out for our next episode on info blog doon sa pag-sending distribution of notice of assessment. Ladies and gentlemen, in behalf of our, ayoko sanang bumitaw sana, eh kaso mag-alas 12 na, gusto kong i-discuss yung Boracay case, pero matagalan tayo mga kakapihan.
in behalf, sana po mag-replay kayo, i-share nyo po itong video na ito doon sa mga kakilala nyo, kasi para naman ma-discuss natin palalo yung mga queries at saka questions ninyo, concerns regarding the local treasury and assessment operations. So, in behalf of Mr. Joel Espanoy, sa aming regional director, Director Jesse Joy Joy Del Colero, sa lahat po ng aming... Wait. Sorry. Mayroon palang query hinabol tungkol doon sa experience requirement. Basahin ko muna, ha? Nagtanong kasi, panglast na lang po mga kakapen, ito pala yung reason bakit hindi ako makabitaw. Okay. Question. Hello, attorney. Nakalimutan ko po yung pangalan sa nag-send nito. Hello, attorney Tanyeka. Nakita ko po yung page nyo sa BCLT group namin. Meron lang po akong personal question regarding, so hindi ko lang i-mention yung pangalan siguro. Regarding po sa designation of acting or OIC Assistant Municipal Treasurer. Designation, ha, hindi appointment. Is it required to meet the 3 years experience in the treasury to be designated as OIC Acting AMT? 3 years ba yun? Totoo ba yung 3 years? So siguro 3 years. Now, ma'am, yung designation kasi po, ma'am, sabi na ating ora-ora. Siguro hindi ora-ora. Existing rules and regulation, mga issuances ng Civil Service Commission. Sabi po kasi doon, yung mga designation should also meet the minimum requirements for the appointment. So, pag rinirequires yung appointment niya, 3 years experience, minimum requirement po kasi yan sa batas, requirement na rin po yan sa designation. So, whatever the minimum requirements for designation, appointments pala, are required also even in designation. Civil service rules po yan. Now, sabi niya, I am from accounting office in our NGO and is now detailed in the treasury for 1 year. The mayor recommended me for the designation of acting or OIC assistant municipal treasurer, and per evaluation of our provincial treasurer namin dito sa hindi ko lang i-mention kasi unfair naman po sa nag-evaluate, we cannot get their side. I am not qualified daw because of my length of experience in treasury. I am a BCLTA passer po. Yan, required po yan sa designation, yung passing of the BCLTA. My past work experience is in private sector. Di po ba counted ang work experience in private, sir? Okay. Now, first, pati yung cellphone ko, mouse yung dito. Okay. First, kinonsol ko talaga yung legal officer namin dito. Shout out kay Miss Sid Caballero. At saka sa ating admin officer, si Miss Gemma Bendan. If you recall, we have episodes on hashtag BLGF7 Express. Balikan nyo po yun yung about appointments and designation. Na-discuss rin po namin siguro ito. But for purposes of one, I talagang pinahanap ko po ito yung query nyo kay Miss Sid, aming legal officer ito. Tinanong ko rin po yung ating administrative officer. Now, sabi, 3 or 5 years experience in treasury or accounting service is considered also as experience, qualification. Now, yung accounting, ma'am, take note, ma'am, accounting is also considered as experience. Kasi sabi dyan sa tanong, galing siya accounts in the office. Now, yung private experience daw, considered as experience, pag yung function nyo sa private is related sa work ng treasurer. Mako-consider lang daw yung experience mo as an experience, yung 3 years sa private, pag related yung work mo sa work ng treasurer. Siguro financial. Ayan. Hopefully, I have addressed your question, ma'am. Ayan. Natatagalan tayo sa query. Yan pala yan. In behalf again, ladies and chairman, thank you po sa mga lahat ng nag-view natin live ngayon sa ating online kapian sa BLGF7. Thank you rin po doon sa magre-replay pa lamang. Pakishare po sa aming video dyan sa mga group chats nyo para po naman madami-dami po tayo mag-discuss sa ating comment section dito sa ating online kapian. Again, in behalf of Mr. Joel Espanoy, our production manager, in behalf of our regional director, Jesse Joy Joy Dr. Lero, this has been your host,
sa ating BLGF7 online kapian, Attorney Wilbert P. Tanyeka, saying bye-bye!